kantahan dem na Made in Heaven daw. Sure winner nga ba sa 2022 election? Totoong nagiging maingay na ang iba't ibang kandidato at political party dahil patungo nito sa paghahanda para sa national election 2022. Muli ay mag-aalal ang sambayan ng Pilipino ng mga mamumuno sa ating gobyerno mula sa lokal na posisyon hanggang sa national position. Ang nagiging tampok na usap-usapan ay ang pwestong babakantehin ni President Duterte. Una nang nagpahayag ng kagustuhan maging Pangulo si Senador Pampilo Lacson at ang running mate ng si Senador Tito Soto para sa Vice Presidente naman. May nagtutulak naman para sa tambalang Vice President Lenny Robredo at Mayor Isko Moreno para maging pambato, lalo na ang grupo na kontra sa pamumuno ni President Duterte. Ang isa pang tambalan na marami ang nag-aabang ay ang Marcos Duterte. Matagal nang ipinahayag ni dating Senador Bongbong Marcos ang kagustuhan nito para sa pagkandidato sa pagka-presidente. Samantala, ayon naman kay Pangulong Duterte, nais niyang tumakbo sa pagka-vice presidente dahil ang ibig niya ay matiyak na may pagpapatuloy ang kanyang mga nasimulang proyekto at baka sakaling mayroon siyang may tulong. Alam mo kung bakit ako tatakbo ng vice presidency? It's really a sense of love of country because I want to see the continuity of my efforts even though I may not be the one giving the direction. Baka makatulong lang ako. At dahil nga may binitiwan ng pahayag si Mayor Sara Duterte na hindi na siya kakandidato dahil ang kanyang ama na si President Duterte ay tinanggap na ang nominasyon ng PNP Laban upang tumakbo sa pagka-vice presidente. Ibig lang sabihin nito ay sigurado na ang tambalang Bongbong Marcos at Rodrigo Duterte para sa 2022 election. Ito nga bang sinasabing tandem made in heaven? Dahil nga marami pang maaaring mangyari bago ang election, hindi kaya ang posisyong pagka-vice presidente ay sadyang inilaan para kay Mayor Sara Duterte? Dahil anumang oras, ay maaaring hindi na ituloy ni Presidente Digo ang kanyang pahayag na tatakbo siya sa pagka-vice presidente. Gayunpaman, ay wala nang mababago pa. Marcos Duterte pa rin ang isang tambalang malamang ay magbigay ng sakit ng ulo sa ibang kandidato. Ito na nga ba ang tunay na isinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Malalaman natin yan. At para sa inyong opinion tungkol sa balitang ito, maaari niyong isulat sa comment section. Maraming salamat po.